Ayan, hello guys. Ayan po ang lugar namin sa parting taas na yan. Ayan. Ngayon po, ayan. Hi, Kaday. Hello. Maging nationwide yan, makita ka sa Bisaya. Mga nawagan ka sa Bisaya, oh. Sa iyo mga kapatid, boy, mga, todo, ano, ano, kamusta na kayo dyan? So, saan party sa Bisaya? Leyte. Tacloban? Ah, Leyte? Leyte lang. Ah, meron akong mga kaano, Leyte. Palaypay. Ah, Palaypay, Leyte. Ayan po, taga Palaypay, Leyte. Bilasco. Ilang years na kami hindi nagkita. Siguro nasa 22 years. Ngayon. Marami po mga dayuhan dito sa Tani Rizal ng mga Bisaya. Kagaya ko, Bisaya. Ayan po mga guys. Ang lugar po ng simenteryo na aking tinutukoy kahapon, yung lugar ni Mary Ann, ay ayan po. Yang nasa tawid ng kalsada na yan, nasa highway. Tabing highway po yan. Ayan po, ayan. Mali pala yung aking tinututukan na yan dito sa kabila. Ayan po. Yan. Subalit, ang bahay po niyan dati ay nandyan din sa kalapit niyan na nadali po ng road widening. Ngayon guys, ayun po, tama-tama, nandyan siya, nagwawalis siya sa kanyang mansyon. Mansyon na may init siya. Ayan, nagwawalis po siya sa kanyang mansyon. Pupuntahan ko po siya ngayon. At ating e-interviewin kung ano po talaga ang kanyang gusto, malalaman po natin mamaya. Okay, let's go guys. Ayan guys, narito na po kami sa tabi ng highway. Ayan, may nagta-traffic force. Kasi dito po sa banda dito ay meron pong landslide. Kaya merong nagta-traffic force dito sa highway. Ayan po. Ang mga traffic force. Ito po, pupuntahan na natin. Pupuntahan na natin si Mary Ann. Ayan po ang kanyang lugar. Nakakatakot po yan. Puro sukal. Ayan. 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 Sige. Vlog lang. Hello lang. Hello. Mga guys, ito po yung lugar niya dati. Ito po yung kanyang tinitirhan sa ngayon. Ngayon, ang kanya pong lugar ay ito lamang sa katabi nito. Puro damuhan na po iyan. Kasi nasa tabing highway po kasi, eh, damay po ng road widening ang kanyang lugar na ito. Kaya, mga pinaalis ang mga bahay dito sa tabi ng highway. Ayan guys, puntahan na po natin siya rito. At atin na siyang tatanungin kung ano ba ang... Hello Marge! I'm here again. Ayan, narito kaming muli. Kasama ko po yung aking bilas na taga Bisaya din po yan, taga Leyte nga ba? Tabi po, Nuno, pasok po uli kami. Ayan po, atin po siyang makakapanayam ngayon muli at alamin natin kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari para naman siya ay matulungan. Kahapon guys, dinaanan ko po siya rito. Galing po ako sa trabaho ko kahapon, dinaanan ko po siya at isasabay ko na sana siyang makyat sa bahay namin. Kaya lang, wala siya dito. Siguro, naghanap buhay para naman siya ay may makain. Kaya, hindi ko siya inabot dito kahapon. Hindi naman, minsan. Ayan guys. Oh Marge! Hi! Ayan, mag-hello ka sa mga ating viewers. Ayan. Ano ba ang gusto mong mangyari para malaman ng lahat kung ano ba meron? Ayan, ano ba ang gusto mong mangyari, Marge? Tatanungin kita kasi gusto ring malaman ng mga nanonood sa'yo na kung ano ba ang gusto mong mangyari. Kung halimbawa, merong magiging malapit doon sa lugar mo, ano ba ang gusto mong mangyari? Ikaw ba ay makauwi sa lugar nyo o... Gusto mo lang na malaman ng mga kamag-anak mo na ikaw ay narito sa tanay, na ikaw ay buhay pa. Ang sama naman yata nun.
Hindi, okay naman, di ba? Yan ang totoo. Oh, oh, sige. Akin lang naman, gusto ko manawagan sa mga, sige. Ayan po, tanungin po natin si Mary, ay si Maring Mary Ann kung ano po ang gusto niyang mangyari sa sarili niya at ano ba ang gustong ipaalam sa mga kamag-anak. Ayan, sige, magsalita ka. Ayan, gusto ko lang po, ako po ay magandang umaga muna po sa inyo lahat. Hapon na. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa inyong, sa lahat ng nakikinig sa akin. Ako po si Mary Ann Rosilio de la Cruz. Gusto ko po lang malaman naman ng mga kamag-anak ko na ako'y buhay pa. Kung sakali ako'y mapanood nila, eh sana po, nandito lang po ako sa Tanay Rizal. Nakatira po ako dito sa Minteryo dahil wala na po'y bahay. Eh sana naman kung buhay pa po kayo, mga sila mga bilin, Mama Carmen, Manong Buboy ko, mga kapatid ng Papa Edi ko, Edelberto de la Cruz, sana naman kayo mga bilin kung buhay pa kayo, ay sana makitaan nyo ko dito, ako'y nananawagan. Kung gusto nyo pa akong makita at makasama, uuwi-uwi ako dyan. Baka sakaling matutulungan ako. Ngayon matanda na ako. Gusto ko na kayong makita. Eh, sana naman makipag-ugnayan kayo dito sa tumulong sa akin. Ibibigay yung cellphone number. Ibigay nyo rin kung may mga cellphone number kayo kung saan nyo ako matagpuan. Basta dito lang sa Tanay Rizal. Mamangitay pang kitis. Basta matuntok ko lang kayo, makausap na kayo sa cellphone. Matuwa na ako at ako na lang ang uuwi dyan. Kung nait nyo pa akong makasama. Alin address dito? Yung buong address mo doon, anong buong address mo doon sa Bisaya? Sa Surigao del Norte, sa Anaw Awon. Central Elementary School, yun ang talagang address namin doon. Alam niya nila Mama, anong, nila Mama Carmen. Anong mga pangalan at pilido ang pwede nilang mapuntahan doon kung sakasakali? Si Carmen Rosilio, Helen Rosilio, at saka si Anatalio Rosilio, mga kapatid ng papa ko. Sila lang po ang pwede puntahan ko. Ay, nabanggit mo sa akin, Marge, na meron kang kapatid. Anong pangalan ng kapatid mo? Anong pangalan ng kapatid mo? May nabanggit ka sa akin na may kapatid ka? Edelberto Rosilio, si Manong Buboy, nag-iisa kong kapatid na panganay. Kung buhay pa siya, kung napanood niya ako dito, ano naman siya, kung may cellphone siya, bibigay namin yung cellphone number namin. Ang ano na lang nila, kung sakasakali na ano, kahit makipag-ugnayan na lang dito sa aking channel para ano, kasi mahirap tayong magbigay ng number na ano, marami kasing basta-basta nanluloko na ano, diba? Ngayon, kahit dito na lang, kung talagang ano, kasi marami naman tayong kapwa vlogger dun sa ibang lugar, kasi kahit saan naman, marami tayong mga kapwa vlogger na pwedeng makapagpaabot ng gusto mong malaman para sa kanila. Sa ngayon guys, ayan po, kahapon kasi dinaanan ko po siya dito para sana isasama ko na siya sa bahay namin. Kaya lang, hindi ko po siya inabot. Siya yata ay hindi ko malaman, ikaw ba ay nasaan kahapon? Nanghihingi ako ng ano, nagbiling siya ako ng pangkain ko. Wala naman akong makakain. Pero kung meron naman po siyang na-extrahan, siya po ay nag-extra-extra ang paglabada, ayan. Dishwashing, ayan, para may pagkakalang tumako sa pang-araw-araw. Kung doon lang po ang kaya po. Yan lang ang ano, okay. Ay, sa ngayon guys, yan lang po ang
maano natin karagdagan na impormasyon para sa kanya. At sana naman po guys, sa tulong ninyo ay matulungan nyo rin po ang aking kumaring si Mary Ann. Mary Ann Roselio de la Cruz, yan po ang ating ano sa kanya na sana makarating doon sa kanyang mga kamag-anak. Ayan mga guys, ayan po ang lugar na kanyang inaanuhan. Napakalapad po ng kanyang higaan. Ako po talaga, mayos-ayos ka ng konti dahil medyo smile yung marang ka dito. Ayan po, meron po akong kasama ang aking bilas. Ayan. Ito po ay taga lady din. Kinuha lang po natin yung konting information sa kanya kung ano po ba talaga ang gusto niyang iparating dun sa kanyang mga kamag-anak. Disclaimer lang guys, ako hindi magaling na vlogger, pero gusto ko lamang pong ipaabot yung nararamdaman ng ating mga kaibigan o kapwa-tao natin na nangangailangan. Yun lamang po ang aking gustong iparating. Ngayon, kung ako man po eh merong mali na nagawa o ano man po, pwede niyo po akong pagsabihan para po sa aking kaalaan, para po kung ano man yung aking pagkakamali, imalaman ko. Guys, konting katanungan lang po sa kanya. Apart, ano nga kamamalan ko na nila? Ito ba'y sasama sa akin, sa bahay, o ano ba? Sa ngayon, kung pwede, dito na po na ako. Sigurado pa dyan. Oo, okay na lang naman ako dito. Ayun guys, ang gusto niyo mangyari, ito na lang daw muna siya. Kasi ako talaga, ino-offer ko talaga sa kanya na sumama siya doon sa bahay namin. Para naman, kasi hindi talaga ako makaano na tignan siya ay narito. Ngayon, hindi ko naman po siya pwedeng pwersahin para hilahin pumunta sa amin. Ang gusto niya mangyari, dito na lang muna siya. Siguro, talagang kaya naman niya dito. Eh, wala po tayong magagawa kung anong po yung kanyang desisyon. Yun lamang po guys. Mga guys, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang balak po ni Maring Mary Ann ay malaman ang kanyang kinaroroonan kung nasaan siya ngayon at magkaroon lamang sila ng contact sa bawat isa ng kanyang mga kamag-anak at ng kanyang kapatid na binanggit dito sa video ito. Yun lamang po pala ang gusto niyang mangyari. Wala po siyang balak na umuwi dun sa probinsya kasi ang iniisip po niya, may mga kanya-kanya na pong pamilya na ayaw naman niyang maging pabigat din sa mga kamag-anak niya. Kaya siya ay talagang ano na rin siya na dito lang din siya sa tanay. Kaya alam ko, hindi ko po alam kung hanggang kailan siya dito sa cemeteryo ito. Siya po ay niyayaya ako na sa bahay namin. Ayaw din naman po niya sumama kasi maaaring nahihiya din po siya. Dahil ako ay may asawa, ayaw naman din niya sigurong pabigat, kaya nahihiya rin po siya. Kaya sa ngayon, dito lang daw muna siya sa simenteryo. Talagang magtsatsaga muna siyang tumira dito sa simenteryo ito. Ayan guys, tignan niyo po ang paligid ng simenteryo. Malinis naman po guys yung kanya kasi nililinis niya. Ayan, malinis. Kaya lang po, talagang nakakatakot kasi ang dami na punda mo yung paligid. Ayan. Sa paligid ng kanyang kung ikaw ay matatagal lang manirahan dito, Marge, abay, linisin mo na lang itong mga damo-damo na yan at baka naman ikaw ay gapangan ng ahas. Ayan, madami pong yung pong mga damo, yan po yung bilang nagdadagdag ng karagdagang dingding ng kanyang tinitirahan sa ngayon kasi wala naman siyang dingding. Bakal meron. Safety naman siya rito dahil pag kinandado niya po yung kanyang bahay, kanyang bahay simenteryo, pag kinandado po niya yan, safe na siya. Talagang hindi siya mapapasok ng mga masasamang tao na nag-iisip na kung ano. Kaya lang po, ang nakakatakot po ay, ayan, napakadamo po ng paligid. Ang kalaban niya naman dito ay ahas. Yan naman po ang magiging kalaban niya. Yan dyan sa lugar na yan. Ayan.
Ayan, napakadamo, nakakatakot. Guys, dito po sa lugar na ito, itong lugar na ito guys, yan po yung kanyang dating pwesto ng bahay nila. Kaya lamang po, dahil ito ay tabi ng kalsada at highway, kaya po nasama po sa road widening ang kanilang bahay, kaya pinaalis. Subalit sa pagiging ano ng road widening ang kanilang pwesto na yan, eh sila po, dahil humarap ka dito, dahil para masama ka doon ka, para masama ka sa ano. Subalit sa pagiging road widening, sila po ay napaalis dito sa lugar na ito. Kasi ayan lang po ang kalsada. Highway po yan. Napaalis po sila dito sa lugar na ito. Meron naman pong pinaglipatan sa kanila na housing. Subalit doon sa housing na lilipatan, hindi naman po yun libre. Yun naman po ay may bayad. Sa kanya pong edad at kakayahan, wala siyang permanenteng trabaho, iniisip niya paano niya mababayaran ang housing na lilipatan niya. Eh, wala naman siyang magandang trabaho. Kaya, hindi niya na rin ninais doon manirahan. Ang nanirahan na lang din po doon sa housing na yon ay ang kanyang apo ng kanyang dating kinakasama. Sa kasawi ang palad, patay na po yung kanyang kinakasama, kaya solong buhay na po siya ngayon. Meron man po siyang mga anak, yung kanyang kinakasama, sa hindi po natin alam kung ano ang kadahilanan, sila na lamang po ang maaring private problem o ano man po, sila na lang po ang nakakaalam doon. Kaya hindi na po natin pwedeng panghimasukan yun. Ang pwede na lang po nating panghimasukan ay kung paano matagpuan si Mary Ann de la Cruz. Mary Ann Roselio de la Cruz. Hanggang doon na lamang po guys. Salamat ng marami sa inyo. Ayan, bye-bye na. Bye-bye. Guys, hanggang sa muli po guys, sana po huwag kayong magsawang tumulong at sumuporta sa aking YouTube channel. Mga guys, sana po ay maibahagi ninyo muli ang inyong maibahagi niyo po sa konting pag-share lamang ng video ito para po makarating sa kanilang mga kamag-anak kung ano po ang kahilingan ni Maring Mary Ann Roselio de la Cruz. Hanggang sa muli po guys. Guys, bago tayo mag-iwalay-walay, huwag niyo po kalimutang like, share, comment po sa baba at isubscribe niyo po ang aking YouTube channel, Mercy Tita Vlog. Mga guys, kung meron man po konting information na pwede namin malaman, kahit dito na lang din po ninyo i-ano sa aking channel, dito na lang po tayo magkaroon ng unayan. Kasi sa mga kaibigan ko na ano, pwede naman po akong ma-chat para mahingi yung number na pwede kong ibigay sa kanila na para po magkaroon ng contact sa kay Mary Ann Roselio de la Cruz. Guys, maraming salamat po. Hanggang sa muli guys. See you sa next vlog. Mercy Dita Vlog. God bless you all. Bye-bye. Ayan guys, yung lugar namin dyan sa taas na yan. Yan po ang lugar namin, paakyat dyan sa kalsada na yan. Alis na ako ah. Dyan na kayo ah. Okay, salamat. Uwi na po ako. Tayo.